Mga revelasyon, boyfriend ni Janice si Biel, Dawit at sangkot sa nasabing krimen sa dalawang magkapatid na maguwad. Pamilyang maguwad, dapat managot si Janice aka Christine. Usap-usapan na naman ngayon sa social media ang umano'y pagkadawit ng siyota ni Janice aka Christine dahil sa ginawa nitong hindi kanais-nais. Matapos ang anim na araw mula nang mamaalam ang magkapatid na maguwad noong December 10, 90% na umanong maituturing na solve na ang nasabing kaso dahil umamin na nga si Janice sa kanyang mga ginawa. Ayon sa report, hindi na nakatanggi si Janice dahil tatlong witness ang nagpapatunay na siya nga ang may kagagawan ng lahat at siya rin ang tumapos sa magkapatid na maguwad. Samantala, ayon sa report, hindi raw nag-iisa si Janice sa kanyang ginawa at mayroon itong kasama. Hindi pa man pinapangalanan ng otoridad sa publiko ang nasabing kasamahan ni Janice, pero kasama raw ang personalidad na ito sa pagsampa nila ng kaso na ginawa nito lamang December 16. Ang nasabing kasabwat o kasama ni Janice ay pinaghahanap pa rin umano ng mga otoridad matapos tumakas. Samantala, dahil hindi pa binibigyan ng pagkakakilanlan ng mga kasabwat, tila mayroon ng usap-usapan ang mga netizen kung sino ang maaring maging kasabwat o kasama ni Janice. Ayon sa usap-usapan sa social media, ito raw ay ang siyota o boyfriend ni Janice na madalas nitong kasama sa Facebook post. Ayon sa isang netizen, hindi umano kakayanin ng isang babae lamang ang tumapos sa dalawang katao. Sino pa mismo ang magiging kasabwat o kasama kundi ang taong itinuturing na pinakamalapit sa kanya. Dahil sa post ng isang netizen na ito, ay naging usap-usapan na naman ang nasabing siyota o boyfriend ni Janice aka Christine. Isa sa mga witness umano ang nagsabi na nakita nilang nagpunta sa bahay ng maguwad ang nobyo nito na si Janice mismo ang nagpapasok dito noong araw na nangyari ang malagim na sinapit ng maguwad siblings. Matatandaan na naabutan ng ama na si Cruz Maguwad ang kanyang dalawang anak na wala ng mga buhay habang nakahandusay sa sahig sa loob ng kanilang bahay sa Bagong Tapay Imlang, North Cotabato, pasado alas 3 ng hapon nitong nakalipas na December 10, 2021. Noong unang post pa lang ni Janice sa kanyang social media account ay marami na ang naghihinala. Ayon sa ama ni na Crisel Gwen at Criswell Lois Maguwad, selos at inggit umano ang naging dahilan kaya nagawa ito ni Janice. Tila ang gusto umano nitong mangyari, siya na ang pumalit sa pwesto ng kanyang dalawang anak at planado umano ang pangyayari matapos na makaramdam ito ng matinding selos. Napakabuti umanong turing nila dito. Sa katunayan, binalak pa nila pagtapusin ito sa kolehiyo. Sobrang pagsisisi naman ang nararamdaman ng mag-asawang maguwad dahil hindi nila napansin ang kaloob-looban ng taong pinatira nila sa kanilang tahanan at tinuring pa nila itong tunay na anak. Si Janice o alias Christine ay nasa kustodiya pa rin ngayon ng DSWD dahil siya ay minor de edad pa lamang. Samantala, humihiling naman ngayon ang mga magulang ng mga biktima na sana ay maging peer naman raw ang Commission of Human Rights dahil minor de edad din naman ang kanilang dalawang anak na biniktima ni Janice. Sobrang panggagalaiti ng mga netizen kay Janice matapos nga umanong alagaan at pakainin ng mga magulang ng biniktima niya, ito pa ang kanyang igaganti. Dapat umano ay madaliin at dapat umano manirahan na ito sa bahay na bato at bintanang bakal habang buhay. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan i-share at i-like muna. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga ganitong video. Maraming salamat!